Magandang umaga po, magandang gabi at magandang hapon sa inyo mga Pilipino sa Pilipinas at maging dito mga US Filipino, good morning and to all our overseas Filipino workers, good afternoon, whatever you are. Okay? Ito po yung lingkod, Freddy Legazpi sa Facebook at sa YouTube at Pilipinos America Blog. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe. It's all free. And at the same time, mag-comment po tayo, no? Lalo na doon sa isyong ito sa araw na ito. Napaka-importante po itong isyong ito. Ipapakita ko po sa inyo kung gano'ng ka-importante. Ito, no? Pakalapit, o. Oh. Yan, o. Oh. Halos mabangga na ng ating Philippine Coast Guard, ang Chinese Coast Guard, dahil hinaranga nila ang dadaanan ng Philippine Coast Guard para mag-supply ng pagkain at medisina sa BRP. Sierra Madre. Ganyan ang katindi ang ginagawa ng China. Walang katigil-tigil for many years. Until when are we going to stop it? When are we going to end it? We could conclude that it is a piracy. And they are not respecting the law on the law of trade. Kasi lahat hinaharang lang eh. At nag-issue sila ng 10 dash line. Ang Indonesia ay nag-ano na ho sila. Gumagawa na sila ng military drill. Because most Asian countries are up against China. Not only Asian countries, but as well as, excuse me, European Union, United States, Canada, Australia. They are all affected. Kasi itong China Sea, trade route ho ito, trade route. Diyan dumadaan. At tulad ng nabangga ng isang tanker na papunta sa Singapore na nasakasaan yung mga Pilipino. Yan o. Eh, kasi naman itong mga mangingisda natin ay tumatakbol sa harassment ng China. Kaya kung saan lang nangingisda. At wala silang safety precaution. No? Safety precaution. At high sea pa naman. High sea. Kaya hindi sila negligible. Dapat sila ng parang yung sa China na ginagamit na powerful light na pwedeng ipakita sa mga barko na nandun sila at dapat umiwas ang barko. Kasi yan ay daanan ho talaga yan eh, ng mga super tanker na papunta sa Singapore at ibang bayan dito sa dyan sa Asia. Kaya ito ay panawagan sa inyong mga Pilipino na yung mga kumakampi sa China, lalo to si Senator Robin Padilla. Lantaran ho na kinakampiyan niya ang China at galit siya sa mga Amerikano kasi US visa denied ho yan. US visa denied. Yan. Hindi siya makapunta rito dahil ang asawa niya ay si, ano ba yung asawa niya? Na dating host ng Showtime. Ay US citizen. US citizen ho yan. Kaya hindi siya makapunta rito. Hindi siya mabigyan. Paano? Di ba nakulong yan? 5 years sa Muntinlupa. Binigyan lang siya ng absolute pardon ni Pangulong Duterte na pareho silang galit sa Amerika. Pareho silang galit sa Amerika. Kaya sila-sila, magkakutsaba. Galit pareho sila sa Amerika. At yung ibang mga Pilipino galit sa Amerika, ba't kayo galit? Ha? Majority o sa mga Pilipino ay kampi sa Amerika. They are friends of America. And America treat us as a family, headed by President Joe Biden, Vice President Kamala Harris,
and Secretary Austin. And that's the reason why President Bongbong Marcos Jr. reiterate his stance that America is a friend. And now you receive assurance that America will stand for the Philippines. At marami mga Pilipino ang pumapabor sa America. They favor America and they hate China because of this act. You cannot say that this is a friend of ours harassing us. And because of that, ang China ho ay nagkaroon ng weaker economy. Marami na ho nag-pull out na bansa sa investment. Kaya si Xi Jinping ay hindi na popular ngayon sa China. Hindi na siya popular. Dahil siya, gusto niya makontrol ang buong mundo. At marami na nagalit. Hindi lang ilang bansa, maraming bansa ang laban sa China na ngayon. Kahit ano gawin nila, hindi ka mabubuhay ng mag-isa. Babaksak ang economy mo. Magpo-produce ka, sino bibili? Walang bibili. Parang sa Pilipinas yan. Kung inaaway mo lahat, yung iban yung kapitbahay mo, inaaway mo. Sa palagay mo, mabubuhay ka mag-isa? No way. Okay? Tama ba ako? Hindi. Okay? Sana ito ay magsilbing aral sa atin na ang ginagawa ng China ay hindi maganda. Okay? Makita ko po tayo sa susunod na aking video. In a matter of hours, okay? In a matter of hours, and I will see you then. And thank you very much for supporting my channel. And I do hope that you support President Bongbong Marcos Jr. in his stance against China, most especially to protect the country from harassment, from bullying by China, most especially to protecting our country, our exclusive economic zone. Kasi apektado ang ating mga mangingisda. Apektado ang economy dyan kung tayo ay susuporta sa China. Okay? Hanggang sa muli, this is your host, Freddy Legazpi sa Facebook at Filipinos America Blog in YouTube. In God we trust, never hold your peace.